Hey guys, James Segundo here and welcome back to my channel. And ngayon, titignan natin yung bagong labas na gimbal ng Moza Aircross 3. Intro. And ayun na nga guys, so titignan natin ngayon yung Moza Aircross 3. Ilalabas siya on November 11, pero naglabas sila ng official trailer. Which is yun yung titignan natin ngayon, ireact natin. At titignan natin yung mga possible na mga features ng Moza Aircross 3. Although, disclaimer, hindi ko alam kung ano yung mga technical specs. Pero titignan natin yung mga functions niya. Kung okay ba ito, ano ba yung magiging pros and cons nito, and everything. Pero disclaimer ulit, hindi ito official na ano ng Moza. Bali, own opinion ko lahat ng sasabihin ko rito. And ayun, so tara sa video. So papanoorin muna natin siya sabay-sabay para at least makita ko rin ng buo yung gimbal. So ito na. Ooh. Oy! Para siyang So ayun guys, nakita niyo na yung trailer ng Moza Aircross 3. Ayun, titignan natin isa-isa per yung na-present nilang clips para makita natin kung ano ba yung mga features, physical features na bago sa Moza Aircross 3. So punta tayo dito. From the looks of it, para siyang ano, para siyang si DJI RS C2, 'di ba? Yung shape, everything. Pero nung ni-reveal siya sa second part, ayun, na-confirm ko na parang RSC2 siya. Kasi RSC2 kasi na-fold din na ganito. Ayan o. And then, so para siyang hybrid ng Moza and RSC2. So ayan, yung motor. So siguro itong motor nito mas stronger ka Aircross 2. Kasi dati 3.2 si Aircross 2, ngayon baka ito mga nasa around 4 kilograms ang kaya nitong buhatin or something. So maganda yung locking system niya, and then nandito rin yung locking system ng motor. Ayan, so makita natin yung buong design niya. So para nga siyang RSC2. So ito yung I think scroll wheel. Tama ba? Ito yung joystick. Or may joystick ba siya? And bago yung design, bago itong ano, itong mga plates. And kakaiba talaga siya sa mga naging design ng Moza. Which is ganoon naman yung ginawa nila before kay Moza Aircross 2. So balik tayo doon. Ayan, so ay wala nga siyang ano, wala siyang joystick, pero I think this one is like a joystick. Wait lang ah, kunin ko yung aking Aircross 2. So ayun, ito yung joystick ng Aircross 2 dati. And then ito yung scroll wheel niya. Pero I think parang in-integrate na nila siya, na parang sa joystick ng I think RSC 2 nga talaga. Kasi parang ganun yung joystick niya na scroll wheel, tapos ay magiging joystick siya. And then ito yung mode, I think mode or menu. And then ito yung record button. And then may maliit tayong screen. So pretty much the same yung size. And then ito siguro yung lock and unlock for the
sa leeg niya para ma-fold natin siya as maging maliit yung kanyang form factor. Ayan, so ito yung lock ng kanyang pan. And ito yun naman yung pag-balance ng top sa kanang bottom kung ano siya, ibabalance natin siya. So, move on tayo. So, ayan. Itong plate, unlike dito, removable, I think ito hindi na. And then, yung dito niya is, hindi na siya per screw. I think kasi meron siya dito, may quick release. May nakita kasi ako kanina na ito, maybe, namumove na siya. Hindi na siya yung kailangang i-screw na parang ganito, na i-manual mo siya yung gaganon. So, built-in na lahat siya. And then, meron siyang shoe mount dito, called shoe mount. And then, may USB. Sana Type-C. Ayan. So, I think ito nga is sa quick release dito sa plate. And then, yun natin. Ah, doon na yung lock niya. Hindi na sa may ano. Or, wait, let's check. Ah, tama guys, joystick na nga siya. And then, hindi ko sure kung yung lock na ganito, pinalitan na nila ng locking system na yung maliit na red kanina, or yun yung kapalit ng ganitong locking system for the motor. Ay, USB Type-C na siya. For sure, magpa-power yan. Kasi nakita natin ganun, nakalap lagi sa power bank. So, nakikita natin na ano, wala siyang built-in na focus wheel or anything na wheel unlike the previous Moza Air Cross 2 and the Moza Air 2S. And then nakita natin kanina na ano, nakita ko rin na may nilagay silang follow focus. Maybe it's a new version of the follow focus, pero wireless. Baka may wireless na pwede yung attachment na nilalagay sa ano, sa cold shoe mount or something ganun. So ito nga yung lock kanina sa ano, sa leg niya. And then ito yung unlock siguro para may fold siya ganun. Then may trigger tayo and cold shoe. Ah, tama. Ito yung lock niya na to is yung parang dito sa pag-adjust ng ano, balance. And then yung red na nakita natin kanina, yun yung motor lock. And then ito I think hindi ko sure ah, pero ito kasi sa Aircross dati nare-release lang ito. Ito siya. Ito maiksi lang. So sa may mga camera na hindi natin mababalance, although malakas ang payload nito, mataas ang payload nito, eh hindi ko na ibabalance yung ibang camera ko kasi may mga top heavy ganun. Lalo pag may naka-rig, may mga top handle, medyo nagiging top heavy siya. Hindi natin siya maibaba ng mabuti. Nabibitin ako. Lalo sa E7-3 ko minsan nabibitin ako pag yung naglalayo ko ng mic. So ayun yan, powered by power bank. So parang itong dati is ano siya. Pwede mo siyang i-charge habang ginagamit. Also parang built-in yung battery niya. So sabi na this itong Moza Air Cross 2, parang 12 hours of use. Tapos removable. And then, ang nagiging issue lang kasi nito, may chance na masira itong battery. Ngayon, napapalitan siya kaso mahal. Eto, hindi ko alam kung paano magiging ano na technology ng battery nila. And, yun nga, parang built-in yung battery niya. So, yan yung menu niya. So, ayun guys. Ito yung ito nga yung lock dun kanina, fold, and then ito yung isang quarter inch thread siguro pa, gaya nakita natin kanina, para makapaglagay tayo ng tripod leg. And also yung ano, yung itong part na to, nakita ko kasi na baka pwedeng removable yung ulo
kasi may cable siya, baka natatanggal lang. And may mga possibilities na ano, pwede magkaroon ng dual handle for this. Or kung hindi man matatanggal, since naka-fold siya, may ka maglabas si Moza ng dual handle, or may parang sa DJI, yung square na or digital photo na handle na accessory para ikabit dito. So, isang magandang idea to na nagawa ng Moza, na lagyan ng mounting system dun sa ilalim mismo nung ulo nung gimbal. Pwede rin siya sa mga ano, sa mga rig ng mga pangsasakyan, ganun. Pwede rin ikabit sa drone kung magkaroon sila ng mounting for that. So parang nagtotoward sila sa ano, sa pat ng DJI. So parang ganun na nangyayari dito. Pero ang hindi ko lang sure kung papaano, kasi exposed tong ito. Exposed tong flex cable. Siguro isa yan sa magiging problema soon. And hindi ko alam kung mabigat yung camera, hindi ko alam kung gaano mag-held up itong ito, kung paano mag-held up itong ating anong tawag dito, ito, itong part na to, kasi manipis lang siya. Saka yung locking system niya, di natin alam kung gaano kalakas. So continue tayo. So ito yung form factor niya. So tama nga yung nasabi natin kanina, ito yung sa lock ng balancing, tapos yung pula na yan yung lock ng motor. So ito, taas, baba, and then I think dalawa kasi yung ano nito eh, pero hindi ko lang sure yung quick release system nila. Saka ito, I think hindi siya yung parang ganito, so pipinutin mo lang para mag move and ayun. So ito, hindi natin alam kung dalawa ang bibigay na tripod foot. And nakita ko mayroong quarter mount doon kanina, so doon nakalagay yan. So para na siyang Zhiyun Weebill or something. And then pero pag titignan mo, para na siyang RSC2. Ayun, gets yun naman siguro. And then tingnan natin yung kanyang ano, hindi siya ganun katilt yung ganito niya. So parang hindi siya ito parang 45 degree, ito parang hindi eh. So tingnan natin soon pag nakuha natin siya. By the way, for sale. Reason for selling Aircross 3. Medyo lang. So ang ganda ng form factor niya. Ito kasi pagka finold mo to, ka-finold mo to, ganito siya. Malaki pa rin siya kahit ano. So it's parang pag naka-fold na yung ganyan siya, parang half the size na lang siya. Or kasing laki na sa coupon ban. Tapos na nakita natin yun sa dulo. So mas maganda siyang i-travel. Mas travel friendly siya kasi. Ah, tama nga yung nakita ko kanina. So ito, yung sa quick release ata. And then yung pinipindot kanina na ganito, yung siguro yung sa move. Makita natin mamaya. And then or ito. Ayan. So far maganda, maganda. So ayan, so para talaga siyang yon. Alam niyo na yon. Ayan, so medyo malalaking camera nakalagay. So hindi ko alam kung parang sa ano na kaya i-compensate kung nagpalit ka ng lente. Pero siguro parang ganun. So kita nyo, Lumix, tapos naka 75mm na ano na may focus motor, naka cage. Napakabigat niyan, guys. Tapos mukhang front heavy pa yung setup, pero kakayanin. Pero hindi pa natin alam kung paano yung magiging actual performance nito, kung may wobble ba or ano. Pero looking sa technology nila sa Air 2S, may makita kasi ako may jitter. So dito titignan natin kung paano to makakompensate ng motors ng ano, motor ng ating bagong Aircross 3. So ito yung sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung paano niya bubuhatin to, kasi pwede ito yung mga wear and tear parts ng gimbal eh. So hindi natin alam kung masyado mabigat, baka mamaya unti-unting bumababa eh, medyo magkaroon tayo ng problema. Pero we'll see. Sabi ko nga, opinion ko lang to. Tingnan natin kung titignan natin yung magiging ano,
reviews ng mga ambassadors nila and sa mga reviews ng mga testers nila soon. And ayun nga, November 11 siguro mag-upload yung mga creators na Moza, yung mga affiliates nila, mga influencers na Moza. Kasi sana lang may embargo din sila para at least paglabas, alam na natin agad yung mga magiging features ng ating bagong gimbal. So ito yung upright version niya. So I think yun nga, built-in talaga yung battery. Hindi na walang ano. So parang sa ano na siya, Air 2S. Ayan. So yun, para siyang kasing laki ng, I think this is a long band paper. So I think meron akong long band paper dito. So pagkawala, yan hanggang ganyan. So malaki pa rin yung niliit niya kasi sabihin nyo parang ganito lang siya kalaki. Yan. Pag naka-fold. And sa mga wedding shooters na kagaya ko na gusto minimal yung dala, kundi lang yung dala, eh maganda to. And ito yung ano, yung lock niya. So ayan, Moza Aircross 3 November 11 EST. Hindi ko alam kung anong oras, pero I think nakalagay sa page ng Gods and Moza is parang 9 PM, I think. Hindi ko sure, pero check nyo lang yung link sa description nung post about sa trailer nito sa Gods and Moza PH na page, para makita niyo yung exact time at kung kailan ba talaga yung kanyang announcement. And ayun na nga. So, yun yung Moza, yun yung mga naging thoughts ko nung nakita ko siya. And sabi ko kanina, opinion ko lang yun. And sana makakuha tayo ng isa pag nabenta to or ano man. Magkaroon tayo ng test unit. Subukan kong humiram para matesting ko kasi promising yung ano eh, promising yung features niya na nakikita ko. Ang hindi ko lang talaga alam yung mga bagong modes, like yung mga inception mode, kung nag-improve ba yung FPV niya, kung nag-improve ba yung customizable ng ano, customizable ng speed ng ano, ng motor, saka power sa motor. Kasi dito may problema ako dito, pagkagamit ko yung A63 ko, nagbabibrate siya kahit nasa super low setting siya. Hindi ko alam kung bakit. Magano siguro masyado yung A63 kasi mataas ang maximum payload nito, pero meron din siyang minimum payload siguro. Kaya siguro hindi siya gano'n na babalance. Kahit balance na siya, pero masyadong magaan yung camera. Kaya minsan nagbabibrate siya. And ayun, maganda yung ano, maganda yung Moza Aircross 3. And for sure talaga yun ang kukunin ko instead of the Aircross 2, Air 2S, kasi yung Air 2S masyadong malaki para sa akin eh. And gusto kasi maliit lang para at least madaling dalhin, ilalagay lang sa backpack. And ayun, hopefully makahiram tayo, makapag-test tayo, kasi maganda, parang maganda talaga siya, promising. And hindi natin malalaman lahat yan until November 11. So ayun, November 11 guys, watch out. Check nyo sa Gods and Moza page or sa Gods and Moza PH page para malaman nyo yung mga updates, kung magsisend pa sila ng mga ibang technical features, mga specs and everything. So lahat yun ililink ko sa description sa baba. And ayun nga, so dito ko natataposin to video, and maraming salamat sa pagsubaybay sa reaction natin dito sa Moza Aircross 2. Hindi ko alam kung naging efficient ba yung pag-react ko or yung mga opinion ko, pero ayun, yun yung thoughts ko. So maraming salamat. Once again, this is James Segundo. See you on the next one. Bye.